Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooling video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files at ito ay pinamagatang, hala, Mayor Magalong nagsalita, corrupt pension ng retired Army at Police Richard Gomez pumalag, Senator Amy. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na ito at bigyan natin ng reaksyon. Itong balitang hatid sa atin ni News Files. Pasok. The way they're doing it, unethical, merong bribe, merong money, yun ang allegations, yun ay mali. Alam mo, dapat isa rin baguhin dito, ipag-uugali na ating mga politiko rin. Dahil nga sa issue ng corruption, grabe na. Kailangan na rin na talagang magkaroon ng agresibong kampanya laban sa corruption. Sinabi ni Congressman Richard Gomez na walang katotohanan ang pahayag na ang mga miyembro ng House of Representatives ay inalok ng tig 20 milyon pesos para ihatid ang mga pirma na kailangan ng panukalang People's Initiative para sa Chacha. No, magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilim? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantad kayo, magdebate kayo! Eh, magpo-propose kayo namin mansasalig ng batas. Wala namang kasiguraduhan kung anong gusto nyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representantes at burahin ang impluensya ng Senado. Maitim ang plano sa mga nasa likod ng pirmang yan. Walang katotohanan ang napoupo kay Harry Roque. Iyag na ito, walang sinuman ang kailangan magbayad o sumuhol sa akin o sinumang iba pang mambabatas pagdating sa pagsusulong ng mga reforma sa konstitusyon. Ay, kung ganyan ba, kung hindi naman totoo, eh, di maganda. Kaso nga lang, may mga tao kasi ding nagsasabi na ganun daw. No, yung nangyayari. No? Sa tingin ko, ay tunay na makakatulong sa ating ekonomiya at mapabuti ang buhay ng ating mamamayang Pilipino. Mariing tinutula ng mga senador ang paraang yan dahil mababaliwala ang boto nila laban sa higit 300 kongresista. Hirit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, tigilan na ang panloloko at pagmamanipula sa mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda. Iit niya, hindi charter chains ang sagot sa guto, kawalan ng trabaho at taas ng bilihin. Magpakatotoo na lang daw ang mga nagsusulong ito na ang nais talaga ay buwagin ang Senado at palawigin ang kanilang termino. Hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito, magkaroon po tayo ng charter chains. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Sabi naman ni Senator J.B. Ejercito, masyadong maraming problema ang bansa at hindi nakakatulong ang pamumulitika. Samantala, tila nilaglag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ate dahil biglang nagbago ang tono nito sa usapin ng Chacha. Kung dati sinasabi niyang hindi napapanahon at hindi priority ng kanyang administrasyon, ngayon ay nagbago na matapos na isulong ito ng kanyang pinsang si Speaker Romualdez sa Congress. Ayon kay PBBM, baka ito na daw ang makakatulong para mabigyan ang pagkakataong magbukas ng maraming trabaho at pagpasok ng mga negosyo sa bansa. Kalo kayo, ito na yung magbibigay ng pagkakataon na may maupunay, wala ng palitan eh. Yung pagkakataon na magkaroon ng Prime Minister. Diyos ko naman, kung economics lang naman yan, Diyos ko, hindi naman kailangan yan. Paulit-ulit naman natin. Sin, PBBM naman kasi. Bakit naman ikaw ay nagpapa-auto-auto dyan sa tabi-tabi? Wag naman sayang naman, PBBM, no? Wag naman sayangin. Alam kong napakatalino ng ating Pangulo, pero wag naman sana. Please! Oh my! Nako, mga katunay, ano? Ano sabihin nyo? Sabihin nyo na, mag-comment na lang kayo rito. Kakatulong sa ekonomiya. Subalit ang isyo nga rito ay kung paano... Hindi kayo may gayuma yung insan. Ano isinusulong ang Chacha? Maraming eksperto at politiko ang nagsasabing mali ang sistema ng pagtutulak nito sa pamamagitan ng People's Initiative. Maaaring mag-ambag sa paglikha ng trabaho, pagbabawas ng kahirapan at pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya. Binigyang diin din niya na ang mga usaping pamumulitika at panlipunan
tulad ng mga political dynasties, katiwalian at proteksyon ng mga karapatang pantao ay maaaring mas lubusang tatalakayin kapag ang mga reforma sa konstitusyon ay natugunan. Sino ang mga tao na natatakot sa mga reforma sa konstitusyon? Ito ang mga politiko na nag-iisip na ang kanilang mga limitasyon sa panunungkulan ay babaguhin, paiikliin o ibasura. Isang dahilan na lubos na makasarili. Pero kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, payag ba kayo na ma-abolish ang Senado? What I mean is, payag ba kayo na mawala na ang mga senador? Matatanggal na silang lahat sa Pilipinas at ang mga congressman na ang magdedesisyon sa lahat. Ayan, na wala na ang Senado. At totoo kaya ang alegasyon ni Mayor Magalong na tumitindi na raw ang korupsyon at lalong lumalaki at lumulobo ang utang ng Pilipinas? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Oh, especially do sa economic provisions, kailangan na rin baguhin. Pati na rin siguro sa mga ibang mga political provisions noon, kailangan na rin baguhin talaga. Para talagang umabanti tayo. Kasi nangyayari ngayon, patras na tayo. Isipin mo na lang. Inovertikan na tayo ng Vietnam as early as 2019. So, kailangan na rin natin yon. Pero, alam mo, dapat isa rin baguhin dito. Ipag-uugali na ating mga politiko rin. Mm. Dahil nga sa issue ng corruption, grabe na eh. Matindi na at kailangan na rin na talagang magkaroon ng agresibong kampanya laban sa corruption. Kasi sobra na talaga. Sobrang-sobra na. Matagal na talaga ang usapan yan. Pagdating sa korupsyon, grabe. Hindi na mawala yan. Malaki kasi na nai-involve dyan eh, no? I think sometimes that people are just so silent despite the fact na alam naman nila. Kaya kung tutusin, mga katunay, saglit lang ah. Kaya kung tutusin, napakaraming gustong tumakbo, hindi para maglingkod sa tao eh. Bilang mo lang sa daliri mo yung talagang gustong maglingkod sa tao. Oo, sa totoo lang. No? Kaya maraming gusto tumakbo, alam niyo na kung bakit. Yeah. And now, ano yung implication nito? Now, we have about 13.86 trillion ng utang. Ano? Although, part of that, alam mo naman, si President Duterte, when he took over, 5.7, patapos in just 7 years, 13.86 trillion. Ano? Not a lot of people are aware of the implication of 13.86, although, majority of that was a result of the loan that we took for to support us in addressing and managing yung pandemic. Opo. Pero alam mo, pa na rin, prevalent na rin ang being a part of the political scene. Now that I'm the mayor, nakikita ko talaga na grabe na yung corruption. And it's about time that people should demand good governance from their political leaders. Hindi na pwedeng magtahimik tayo ngayon eh. Kaya napu-frustrate ako na ganun lang ba? Patapos nangyari pa itong MUP na kami na from the Uniformed Service, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and all the other Uniformed Service are willing to part with our reasonable amount para makatulong to address itong deficit natin kasi hindi na siya sustainable eh. Pero kita mo naman oh, not even a single na narinig ko man lang sa lawmakers natin na nagsalita na we would like to do something about it also, pero wala. Nobody would like to give up their perks and privileges. Nobody would like to give up their pork barrel. Mm. Everybody's denying na may pork barrel, pero the fact is, remains na nandyan yung pork barrel. Alam mo naman sa akin, ang sa akin is about sustainability, ano? Ano-ano ba yung future needs ng Philippine National Police or Armed Forces of the Philippines? Yan ang tinitingnan natin eh. Dapat future thinking tayo. Kung with the current trend, hindi talaga natin mapufulfill yung needs ng future PNP or future AFP. Kaya gawan natin ang paraan. Pero hindi sapat eh. Kailangan din, gumalaw din natin mga legislators, mga political leaders. And one of the probably big solutions for that is to address itong corruption na nangyayari, especially among local chief executives, and at the same time, dun sa mga mambabatas natin. Yung corruption kasi parang napakahirap na talagang mawala yan. Although gusto nating mawala talaga ang corruption sa bansa, no? Pero napakahirap talaga na magluklok ng solid talaga ng mga nasa politiko na hindi mai-involve sa corruption. No, ang hirap makahanap ng isang kandidato na mananalo na hindi mai-involve sa ganun.
No, kasi nga alam natin pondo ng tambay napakalaki, milyones. 'Di ba? Pero kung mag-iisip ka, ito lang naman 'yan, 'di ba? Ganun lang naman ang posisyon niyan, pero kita mo naman, lima ang sasakyan. Sampu ang bahay. 'Di ba? Minsan maiisip mong ganun eh. No, pwera na lang kung talagang anak mayaman talaga siya, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko nga, napakarami talagang gusto na tumakbo. Pero meron din naman talagang hindi ganyan na mga politiko na alam natin na matitino na bayan muna bago ang lahat, serbisyo muna bago ang lahat. Pero hindi pa rin mawawala. No, minsan pa nga, baka mas marami pa yung ganyan na nagkakaroon ng problema na, na iniisip ang sariling kapakanan bago ang taong bayan. Iniisip ang sariling laman ng tiyan niya bago ang laman ng tiyan ng taong bayan. Ganon, napakahirap talagang mawala. No, kaya ang Pilipinas hindi talaga umuungos pagdating sa ganyan. No? Pero kung magkakaroon ng isang kalakaran talaga na magpapatanggal sa mga ganyan, no? Is maganda. Pero ang tanong, kailan darating 'yon? At ano 'yon? At sino-sino yung mga taong 'yon? We have to give up the pork barrels. And at the same time, kami naman, sa local chief executives, it's about time na tama na yung mga porsyento-porsyento dyan sa mga project. One way or the other, sometimes, somewhere, we have to stop. No? We have to stop. Otherwise, magsasuffer pa tayo. Look what is happening now. 13.86 trillion. And surprisingly, I was going over the internet. Nobody except for one political leader. That's a former Senators Pantilo Lacson, who keep on consistently raising some issues about this pork barrel. Alam mo, again, someone is lying. Someone is lying. Ako, I'm now good siguro nung nasa Philippine National Police, siguro mag-iisip pa ako, totoo ba may pork barrel? Mm. Pero ngayon na nandito na ako sa, I'm now a local chief executive. Yeah, there's no doubt. There's the pork barrel pa rin. Nandiyan pa rin yan. So sabi ko nga sa'yo na, someone is lying, but definitely hindi kami. Hindi ako ang nagsisinungaling dito. At alam naman nila na there's pork barrel. And they are making big money out of it. 20%, 25%, 30%, 40%. No? 40%, they get 40%, and that amounted to billions of, hindi millions of pesos yung pork barrel niya. Kailan kayo makakita ng billion? Billions of pesos yan. Oo. Clearly, Mayor, you're calling for good governance, pagtanggal ng pork barrel, pero kung kayo po masusunod, ano pong paraan ang gagawin nyo para masugpo pa po ang korupsyon sa ating bansa? Well, it's about time na we have to raise awareness. Yung muna ang gagawin namin, raise awareness against corruption. Yun na lang muna. Okay. People should be made aware of the ill effects of corruption. It's direct correlation with poverty. Alam mo, reduced incomes. The poor are the most affected, ano? Reduced incomes, it affects educational, social services, at health services. Mm. At sinong vulnerable dito? Hindi ba yung mga, ito may mga mahihirap, ano? Mm-hmm. So, it's about time. And hopefully, it will become a movement. Yes, sir. So, kaya nga, yes, sa amin, sa siyudad ng Baguio, formerly, we are our slogan was good governance beyond politics. Now, we're changing it. It's now good governance, but let's get involved. Mm-hmm. That's the reason for that is we'd like first to raise awareness. Hopefully, it will become a movement. And that's the only way we will be able to save this country. Mm-hmm. Yes, totoo yan, ano? Kami nga, coming from our pension, legitimate na income yun, ano? And we're willing to part a reasonable amount from our pension. Ayon, natating natong hayan ang video na nagmula kay News Files. At syempre, ayon, no, si Mayor Magalong, no, gusto niyang ma-stop na ang korupsyon dito sa bansa natin. No, para naman tayo makaungus-ungus. Kung tutusin, kung walang korupsyon dito sa bansa natin, napakayaman natin ngayon. No? Tapos yung daming magagandang lugar dito sa atin. Talagang, hindi, totoo yan. No? Dinadayo tayo ng ilan. No? Dinadayo tayo ng karamihan. No, lalo mga taga-ibang bansa, iba tumitira na dito. Oh, paano mababago yun? Yun nga, di ba? Sana mabago din pagdating ng panahon. Boy, pakiha tayo ng mga kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.